Okay mga kabadyans, no? Nang dahil dito sa rectifier na local o imitation replacement, nasira ang kanyang ECU, no? So, ano ba ang naging cause? Kapag kasira yung mga ganitong replacement na regulator, nag-over voltage to o nag-high voltage. So, hindi kinakaya ng kanyang ECU, ano mga kabadyans? Welcome back mga kabadyans, no? Ito, meron tayo dito isang problema na budgets RE, no? Pang Lazada to. Galing pa to sa Lipa, Batangas. So, hinila na dito sa shop sa Kalamba, no? So, ang problema ng unit hindi na umaandar. So, ayan, wala ng battery. Tapos, yung kanyang mga wirings malamang sa malamang na pinagpraktisan na, no? Siguro, tinatry na paandarin yung unit. Ayan mga kabadyans, no? From Lipa, Batangas na dumayo pa rito sa Kalamba City, no? So ayan mga kabadyans yung sa likod niya. So yung mga kanyang mga relay mga tanggal-tanggal na. So tinatry sigurong i-check o paandarin yung unit pero hindi mapaandar, no? So, tapos yung spark plug cap niya sira na, no? Ayan mga kabadyans. So ito yung aalamin natin kung ano yung naging problema nitong unit na to. So, lalagyan muna natin ng battery ito mga kabadyans. Medyo mabigat-bigat na trouble to pagka ganitong electrical, no? Tapos hindi pa umaandar. So, ayan mga kabadyans. At ang masaklap, paputol pa ang stud sa tambutso niya. So, ayan ang problema mga kabadyans, no? So, lalagyan natin ng bagong battery. May daladalang bagong battery si customer, no? So, ayan mga kabadyans. Okay, ayan mga kabadyans, no? Ito yung bagong battery niya. No, bagong-bago nga naman, nakabalot pa. So, ang sabi ni customer, kapag ka nilalagyan niya ng battery, pumuputok yung fuse niya sa main, yung 30 amperes. So, itatry natin ilagay para ma-check natin kung ano ba naging problema ng unit para ma-tester natin. Ayan mga kabadyans, so ilalagay ko muna itong battery. At para ma-check natin kung ano yung problema ng unit na to, no? So, medyo mahirap-hirap to at hindi umaandar. So, ayan mga kabadyans. Okay, ayan mga kabadyans, no? Nailagay na natin yung bagong battery, no? So, dito sa part ng fuse ng ating main relay, ipinagrekta niya, ayan mga kabadyans. So, tatanggalin natin yan. Paghihiwalay natin para ma-check natin ang gusto, no? So, itetester natin mamaya yung isa-isa yung fuse para matingnan natin kung ano naging problema, no? So, iuon natin yung susi. Okay, ayan mga kabadyans, no? Walang MIL indicator at battery indicator. So, hindi nga ito mag-i-start mga kabadyans. So, step by step tayo. Pagka ganitong walang MIL indicator at battery indicator, so hindi mag-i-start yan. Ang gagawin natin dyan is step by step. So, magte-tester muna tayo ng mga fuse. Te-tester muna natin ng mga fuse, lahat ng fuse, no? So, importanteng i-tester natin yung fuse ng ating ECU. So, dito sa fuse box. So, kalas na rin itong kanyang fuse box, no? Tinanggal na rin. Alin nga ba yung fuse ng ating ECU? So, ito yung pinaka nasa ibaba. Yung nakahiwalay sa ibaba. Ito yung fuse ng ating ECU, no? So, i-tester natin to kung may kuryente ba. O may DC siya, 12 volts. So, ayan mga kabadyans, no? So, okay naman yung kanyang fuse. Walang problema.
Tapos itetester din natin yung fuse ng fuel pump. So ito yon, yung una sa ibaba, sa kaliwa. So 10 amperes lang din yan. So okay naman yung fuse. I-check natin sa likod. Baka may problema yung pinaka-connector. So dito natin i-check. So wala naman problema, okay. Active siya, pati yung sa fuel pump. So ibig sabihin walang problema dito sa fuse box, no? Ayan mga kabudyads, okay naman yung kanyang fuse box. So walang problema. Pero wala siyang MIL at battery indicator. So kusto na hindi gumagana yung ating ECU, no? Kapag ganitong walang MIL indicator at battery indicator, ibig sabihin hindi gumagana yung ating ECU. So doon natin i-check mamaya sa likod, no? Itetester muna natin itong fuse dito. So ayan, ito yung main. So okay naman yung kanyang main fuse, yung 30 amperes. Ito yung sa ating main relay sa likod, no? So walang problema yung kanyang fuse. Ayan mga kabadyads, active naman yung fuse, walang putol. So ito, i-check natin yan. Ito yung papunta dun sa main relay natin, yung kulay pink na may guhit na itim. So active naman siya. Okay, di, so ibig sabihin walang problema dito sa unahan, no? Wala siyang problemang wirings dito sa unahan. So i-check natin yung ganito yung procedure natin kapag ka tayo ganito nakaka-trouble tayo ng mga ganitong hindi umaandar, no? Step by step tayo sa pag-check. So ayan mga kabadyads, no? So walang problema dito sa unahan. Okay yung fuse na papunta dun sa main relay. So napaka-importante ng main relay na yun mga kabadyads, kasi yun yung nagpapagana ng ating ECU, no? So ayan mga kabadyads yung mga relay niya. So i-check natin isa-isa ito. Ayan mga kabadyads. Ito yung kanyang socket ng unit transil. So tinanggal na niya yung unit transil kasi ang sabi niya nasunog na daw o lagi pumuputok ang fuse. So tinanggal na niya. So ito yung connector na ating main relay. So ito yung wire na nanggagaling doon sa unahan. So walang problema. Ang wala lang kuryente itong yan, yung brown na may guhit na puti. Ito yung naggagaling dito sa ating fuse box. Ah, sa ating ECU, no? So, ibig sabihin, hindi nagtitrigger ang mga relay. Ito yung brown na may guhit na puti. Ito yung trigger ng bawat relay, eh. Bawat isang relay dito sa ating sa likuran, no? Relay ng fuel pump, starter, start relay, at saka yung main relay, no? So, ayan mga kabadyats, yung itatry muna natin palitan ng bagong interlock relay, no? Baka sakaling relay lang ang problema. So itatry natin, no? So ito yung sa main relay natin. Kapag gumana to, gagana na lahat yan, pati ECU gagana, no? So ayan mga kabadyads, i-check ulit natin. So kailangan magkaroon ng kuryente ito mga kabadyads, no? Yan, ito yung brown wire na may guhit na puti. So kailangan magkaroon siya ng 12 volts. So walang lumalabas. So ibig sabihin hindi gumagana ang ating ECU, no? Ayan mga kabadyads, kailangan gumana ang ating ECU para para gumana itong mga relay na to. Itong tatlong relay. Ito yung starting relay, interlock. Ito yung sa fuel pump at saka yung main relay. So yan yung function ng lahat. Okay, ayan mga kabadyads, tinester ko isa-isa. So ang problema niya ay itong brown wire na may guhit na puti na nanggagaling sa ECU. So yun yung walang trigger o walang output siya, na walang nilalabas na kuryente yung ECU, no? So ayan mga kabadyads, bubuksan natin itong ECU at itetester natin yung connector.
Okay, yan mga kabadyots, no? Ito yung ating socket ng ECU, no? So, kakalasin muna natin yung ECU niya. Tapos, itetester natin yung brown wire na nag-uhit na itim. So, yun yung nanggagaling dun sa ating fuse box sa unahan. 12 volts DC yun. So, ayan mga kabadyots, no? Ito yung kanyang ECU. So, itetester muna natin yung brown wire na may guhit na itim. Kung meron ba siyang pumapasok na kuryente galing sa fuse box. So, hahanapin natin yung mga kabadyots, no? Alin ba yun? So, ito yung brown wire na may guhit na itim, mga kabadyots. Ayan. So, ito yung i-check natin kung meron bang kuryente na nagmumula dun sa ating fuse box sa unahan. Ito yung 12 volts na galing sa ating fuse box. So, ayan, brown wire na may guhit na itim, no? So, i-check natin dito kung active ba yung connector. Para malaman natin kung may kuryente bang dumadaloy papunta dito sa ECU. Kapag meron dito, ibig sabihin, pag active yung wire na yan, kailangan magkaroon ng kuryente yung kulay puti na may guhit na kulay brown na may guhit na puti. Ibig sabihin yun yung output ng ating ECU. Yun yung naglalabas ng kuryente ng ECU papunta dun sa mga relay. So ayan mga kabadyots, okay naman yung brown wire na may guhit na item. So walang problema, no? Kailangan magkaroon ng kuryente to. Itong brown wire na may guhit na puti, ito yung 12 volts na ilalabas ng ECU, no? So kapag ka nakalagay yung ECU, kailangan meron tong kuryente na lalabas. So i-check natin yung continuity nitong wirings kung active ba o walang problema. Gagamit tayo ng tester, no? Tester na digital para ma-check natin kung may continuity ba tong brown na may guhit na puti. Ito yung nagsisilbing trigger para dito sa ating mga relay. Positive trigger yan ng mga relay na ito. Starting relay, main relay at yung ating fuel pump relay. So ayan mga kabadyots. Okay, ito yung kanyang ECU, no? At sa palagay ko eh, bago natin paltan, siyempre i-double check muna natin lahat. Kasi medyo may kamahalan tong ECU na to. So ayan mga kabadyots, no? Bali, i-check na rin natin lahat ng connection at wirings kung nagkakaroon ba ng problema. So ayan mga kabadyots, maaring balatan ko muna itong mga wire, no? Okay, ayan mga kabadyots, binalik ko uli yung kanyang ECU. So talagang walang nilalabas na kuryente. Hindi naglalabas ng kuryente yung ECU natin, no? So tatanggalin uli natin at i-check natin yung continuity ng ating brown wire na may guhit na puti. So kailangan magkaroon ng kuryente yun para umandar yung unit. So ayan mga kabadyots, no? I-check natin isa-isa pati mga connector kung okay ba yung connector ng ECU o walang problema. So, bali, ang gagawin natin ay
babalatan muna natin itong wirings at i-double check natin yung mga wire kung may problema ba ang mga wirings, no? So yun yung step by step na gagawin natin bago tayo magpalit ng piyesa ng mga kabudyads. So double check muna natin bago natin palitan. So, pero kumpirmado ko na na ECU ang naging ang problema nito mga kabudyads, no? Kasi ayaw maglabas ng kuryente ng ECU. So yun ang dahilan kung bakit ayaw mandar ng unit. Pero bago natin palitan, ay double check muna natin yung ating wirings para baka sakaling wirings lang ang problema, no, mga kabudyads. Okay, ayan mga kabudyads, no. I-check muna natin yung continuity nung brown na may guhit na puti kung okay ba yung linya, no. So ilalagay natin sa continuity yung ating tester para ma-check natin yung wirings kung wala ba siyang problema sa wire. So ayan mga kabudyads, no. Ganyan yung pag-check ng continuity ng ating wire. Kung active ba yung wiring so walang putol. Okay, ayan mga kabudyads, no. Okay naman yung mga electrical wirings niya. Wala namang problema. So, ibabalik na uli natin at titape na uli natin ng ayos yung kanyang electrical, no. So, walang naging problema sa electrical wirings, no. Ayan mga kabudyads. So, ibabalik na uli natin yung pagkakabalot ng kanyang wirings. So, ganun lang yung pag-check ng ating wirings. So kailangan muna nating i-check ang wirings bago tayo magpalit ng piyesa mga kabudyads para sigurado tayo sa ating papalitan, no. Para hindi tayo palit ng palit hindi naman pala yun ang problema. So ayan mga kabudyads.
Okay yan mga kabadids, no? So napansin ko kanina na yung kanyang rectifier eh putok na. So at ang isa pa eh local yung kanyang rectifier regulator. So papalitan natin ng bagong rectifier regulator, no? Yung unit. So malamang sa malamang na ito yung naging dahilan kung bakit ayaw umandar, no, mga kabadids. So papalitan natin ng rectifier. Ayan. Maaring nadamay na ang ibang parts nito, mga kabadyads. Kasi yung kanyang unit transil ay nasira na din, no, mga kabadyads. So ito yung bagong rectifier na original, yung rectifier regulator na original na genuine parts. So pagka maglalagay kayo ng rectifier, eh much better na yung original lang ilagay nyo, no? So ayan mga kabadyads, napapansin nyo yung rectifier na original, ayan may sticker sa likod dyan. So ito yung genuine parts, no? At ang kaibahan nito mga kabadyads, so mas malaki yung original na rectifier dito sa kaysa dito sa local, no? So wag na wag kayong gagamit ng mga ganitong local kasi mamumroblema lang ang unit nyo, no, mga kabadyads. At maaaring may madami na piyesa to, mga kabadyads. Malamang na itong unit na to eh matagal nang sira yung kanyang rectifier, eh pinapaandar pa ng pinapaandar. So hanggang sa may idamay siyang piyesa. So sa tingin ko lang eh sira na ang ECU nito, mga kabadyads. Kapag local yung inyong rectifier, eh nag-high voltage to, nag-over voltage. So ibig sabihin sobra-sobra yung voltahe na ibinibigay niya, no. So ayan mga kabadyads, no, kinalas ko yung ECU niya at papalitan natin ng ibang ECU, no. So ite-testing natin tong ECU na to. Ayan, dahil dito sa kanyang rectifier, so tinanggal ko uli yung kanyang ECU at i-check at i-testing natin tong ECU na pan-testing natin, no. So ayan mga kabadyads. Tapos i-check natin kung magkakaroon na ba ng MIL yung kanyang dashboard, no. So ayan mga kabadyads. So i-on ko yung susi. Ayan mga kabadyads, no. At pag-on ko, nagkaroon na ng MIL at saka battery indicator. So indikasyon to na magkoconnect na yung ating OBD scanner. So i-scan muna natin yung unit at para ma-erase natin yung code sa loob ng ECU, no. So ayan mga kabadyads. So ayan mga kabadyads, no, mandar na yung unit. So ang naging problema niya eh nasira na yung kanyang ECU nang dahil dun sa kanyang rectifier na local, no. So ayan. Okay, ayan mga kabadyads, no, nasolve natin yung problema ng unit, rectifier, no. Umandar na. So ito ang naging problema niya. So nagdamay-damay na lahat.
local na rectifier niya, nadamay pati so, yung kanyang ECU. So, kapag rectifier ang ginagamit niya, kapag bibili kayo ng rectifier, so, kapag nasira ng yung original na rectifier, so, so much better na, indikasyon na original ang bilhin niyo. Huwag kayong gagamit so, ng mga ganitong local no, para hindi ECU magkaroon ng problema. So, kagaya ng unit, ating nadamay pati yung so much better na gumamit kayo ng ECU pati yung unit trussel is nadamay din regulator. So wala namang problema pati kapag yung unit trussel niya papantari lang natin nasira na din unit trussel so, pero okay kailangan natin lagyan ng unit trussel kasi ito yung nag control ng kuryente dito sa ating pero mas mainam na, na palitan natin ng bagong so, ayan, unit trussel. So lalagyan din kasi natin ito ng unit trussel kapag tayo nakabili na ng unit trussel. Na ating kuryente dito sa so, likod. Ayan, no? Hindi ko muna nilagay yung unit trussel kasi may problema na rin. Doon yun yung nagiging dahilan kung bakit pumuputok yung 30 amperes na ECU niya. So ayan mga kabadyads. Main fuse niya. So ayan mga kabadyads so, yung kanyang pinalitan natin. Unit trussel. Ito yung unit trussel. So may indikasyon ng init. So ibig sabihin. O nag-grounded. So, hindi kinaya yung voltage ng rectifier na local. So, kaya indikasyon niya uminit. No? So, ayan mga kabadyads. No? Ayan yung payo ko sa inyo kapag bibili kayo ng mga rectifier. So, piliin nyo na yung genuine parts. No? Para hindi kayo magaya dito sa unit ninyo na ito. Na nasira pati ECU niya. So, malaking gastos mga kabadyads. So, ayan mga kabadyads yung tips ko sa inyo para sa ganito mga trouble ng mga kabadyads. Yung ECU at yung rectifier niya. So medyo marami-rami pang gagawin dito sa unit na to, no. Putol lang stud ng tambutyo, no. So ayan. Dalawa pa naman. Pinalian na lang ng kawat, no. So ayan mga kabadyads. So payo ko lang na kapag gagamit kayo ng mga rectifier, napakalaking halaga nito sa ating unit.